Hello mga kaibigan, ngayon meron po akong gagawin. First time kong gagawin ito. Sana po maging successful po yung gagawin ko. Gagawa po ako ng dumpling. Kasi po ito, nakabili ako nito. Yung ano niya. Tsaka ito yung... Kasi hindi ako marunong magano, kaya ito, itatry ko po for the first time. Itry ko. At saka yung ginawa ko, bumili ako ng ano na, yung yari na o. Oh. Yung wrapper ng dumpling, yari na. Kasi hindi po ako marunong talaga kaya ito nung gawin. Tsaka po, ito yung ingredients ko, ito yung vegetable, na-slice ko na po siya. Tsaka yung... dry shrimp, naging chop ko na siya na maliliit, dry shrimp, pampalasa po. Mix ko na siya dito. Tapos, ginger. Onion. Dahil, mag-try talaga akong gumawa nito kasi ito po, pinaka-paborito ng mga Chinese pag na ano kainin. Especially po yung dalawang bata na alaga ko. At saka meat, pork. Halo ko na po siya. Tapos lagyan ko siya ng toyo. Dark sauce yata yung naano ko. Ito yung light sauce. Saka sesame oil. Tansya-tansya lang po. Saka lagyan ko siya ng chicken powder. Yan, nalinhaluin ko na siya. Kasi minsan pag gumagawa yun si Lola, nanonood ako. Kaso lang, hindi ko maano yung mga ano, yung ibang mga ingredients. Hindi ko maano kasi puro Chinese kasi nakasulat. Kaya hindi ko talaga siya maano. Minsan kasi pag magluto siya, parang tinatago din niya. Parang ayaw yata niya akong matuto. Yan. Yan, gustong gusto ko ng alaga ko. Sana magustuhan nila. Nagtatry lang po ako na maka-ano ngayon, gawa. Kasi paborito ko ng alaga ko. Parang kulang yata yung meat ko. Minsan may ginagawa din si Lola na ano, dumpling din, pero ganitong vegetable, pero kasama niya is kasama niya yung shrimps, hipon na malalaki, tapos i-chop namin. Tsaka itlog, mag-fry muna siya ng itlog, tapos ano, hiwain ng maliliit. Yun, at saka instead na ganitong vegetable, yata, instead na ganitong vegetable, yung inaano niya yung Chinese cabbage. Yun, yung mahaba na Chinese cabbage. Sana okay na yung lasa nito. Lagyan ko kaya ng kunting ano. Lagyan ko siya ng kunting oyster sauce. First time ko guys ang ano gumawa ng ano. First time ko talaga gumawa ng dumpling. Buti na lang meron ditong yari ng mga ano wrapper. So hindi na mahirapan ako magano gawa. Kung si Lola kasi ginagawa niya talaga lahat.
siya ang gumagawa. Kaso lang ang kusina is ang dumi-dumi. Lahat po eh, nagmamarka yung kamay niya sa powder. Nagmamarka yung kamay niya doon sa handle ng ref. Kung ano ang mahawakan niya. Okay na gat. Okay ka to. Sarap. Okay na ang ano niya. So ngayon i-try ko. Sana maging successful po ito. Ito yung pinakamalaki. Malaki yung ano niya. Sinakita ko kasi dun sa shop, dyan sa baba namin, mayroong paninda nito para sa dumpling. Pero ewan ko kung paano ang gumawa. Try ko lang muna. Ganyan siguro. Ilagay siguro ng ganyan. Tapos, lagyan nito. Ito yung sandok niya eh. Ito kasi binili ko to kasi sabi ko, pag umuwi ako ng Pilipinas, gagawa ako. Lulutuan ko yung family ko ng dumpling. Sana insakto to. Parang marami. Ayan guys oh. Ayan. Tapos i-clip lang siguro. Parang marami yata yung nailagay ko. Marami nga. Dapat isang spoon lang siguro ng ano. I failed yung ano ko gawa. Malaki. Ayan. Mali yung ano ko. Sobrang dami nilagay ko. Pangit naman ito. Mas maganda pa yung walang ganyan. Pangit. Useless to. Kasi kapag ano, gamitan mo lang ng kamay, ganyan lang yan eh. Pangit yung pahormahan na yan. Ganun lang siya. Kaya hindi na ako gagamit noon. Guys, hindi na ako gagamit ng binili kong ano. Ito na lang po yung gagawin ko. Yung tinuro ni Lola sa akin. Yun, i-clip lang po dito. I-clip ng maayos. Yan po. Tapos, parang anuhan mo ng design. Tsaka i-clip. Yan po. Yan na po siya. Ayan. Diba? Ayan. Mas maganda pang walang ano, hulmahan.
is so, ngayon, guys, maging perfect yung gawa ko. Pag mag, ano na ako, pag mag for good na, pwede nang magnegosyo nito. Ayan. Pwede na magnegosyo si Loida. Easy lang, basta mayroong wrapper. Easy lang po, basta may wrapper. Pero kung ikaw pa ang gagawa ng ano niya, makaka-ano. Pero si
Yung lola ko talaga, talagang matyaga siya. Siya talaga lahat ang gumagawa. Ayan na po. Marami naman pala yung nabili ko. Ako, itong ano, paborito talaga ito ng mga bata, especially yung panganay. Ang makain niya nito mga ano, 15 piraso. Busog na siya. Ako hanggang 12 lang eh. Tube lang yung kaya kong makain nito. 12 piraso. First time ko pa lang po maggumawa nito. Pero sana magiging perfect. At lalong tumatagal, lalong bumibilis yung paggawa. Ngayon parang ano pa. Mabagal. First time lang talaga. First time lang nawala si Lola na gano. Clip lang siya. Meron pa akong ilang oras pa bago mag-alas 6. Kasi magbuboil ako ng chicken soup. Diba? Oh, gumaganda ng gumaganda yung gawa ko. Guys, yan, ganun lang. Ba. Parang dry na yata itong ano eh.